Nabawasan daw ng halos 1 milyon ang bilang ng mga may trabaho sa ating bansa at ngayong papalapit na naman ang Marso at inasa ng bulto ng bagong graduates, may naghihintay nga bang trabaho para sa kanila? Balitang hatid ni Victoria Tulad. Mag-iisang taon na mula nang magmarcha ang advertising graduate na si Remy, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang regular na trabaho. Bagaman naging stock clerk siya sa isang mall, nagtagal lang daw ito ng 6 na buwan. Tapos parang inisip ko na kapag may dumating na opportunity, kahit ano pa yan, sige, okay lang. Kung aminin ko po noong una, choosy talaga ako. Ang problema tila matatagalan pa bago makakita ng mas permanenteng trabaho ang mga katulad ni Remy. Sa datos kasi ng Department of Labor and Employment, mula 2011 hanggang 2012, nabawasan ng halos 1 milyon ang bilang ng mga may trabaho. Tila kumonti rin ang umaasang darami ang trabaho ngayong taon. Sa survey ng social weather stations, mas marami ang naniniwalang walang magbabago sa sitwasyon ngayon. Pero sabi ng DOLE, pasok pa rin naman daw sa Philippine Development Plan ang employment rate sa Pilipinas. Ang ginagawa naming sukatan o batayan kung bakit nasasabi namin na maraming trabaho ay yung pinaigting na PhilJobNet. Last week, mga araw ng Webes, mahigit sa 134,000 ang mga bakanting trabaho na doon. As against dun sa mga aplikante na nag-register, mga 118,000. Partikular na umaangat daw ang industriya ng construction, wholesale and retail trade, repair of motor, real estate, renting and business, electricity, gas and water supply at manufacturing. At para tulungan pa ang mga naghahanap ng trabaho, 200 job fairs umano ang isasagwa sa bansa simula Pebrero hanggang Abril ngayong taon. Doon sa mga bagong graduates, ang aming payo, hinihimok namin kayo na kung maaari, tingnan na ninyo ngayon yung PhilJobNet. Kung hindi kayo makakakita doon ng trabahong akma sa inyo, baka kinakailangan mag-train pa kayo ng konti. Malaking tulong din daw ang internet sa paghahanap ng trabaho. Sa isang online job site nga, mahigit 100,000 raw kada buwan ang bumibisita para maghanap ng mapagkakakitaan. It's a one-stop shop kasi like we have over 22,000 clients, corporations who are using us nationwide. Kasi if you subscribe to what we call job alerts, automatic, the system will already match your qualification, your preferences to the jobs that are posted online. Taon-taon na dadagdagan pa raw ng 30% ang dami ng mga job offers sa naturang website. Si Remy umaasang sa pamamagitan ng pag-upload ng kanyang resume ay makakahanap na rin siya sa wakas ng trabahong nababagay sa kanya. Hanggang kailangan talaga prepared. Kasi mas mataas na yung expectation ng employers eh. Victoria Tulad, GMA News.